Just like I have made also yung video ko po by the time that I was giving my apology statement in terms of kung ano po yung naibigay ko po noon na pagmumura sa ating presidente. So, buong loob ko po na sinabi doon kung ano po yung reason ko, kung bakit po ako nakapagmura, kung bakit po ako nakapagbigay po ng aking frustration. And of course, dahil po sa bugso ng damdamin ko, yun po ang dahilan kung bakit ako nakapagmura at that time, because of the fact na I found out that I wasn't given a privilege para at least magkaroon po ng katulad po namin na taxpayers, and at the same time katulad po namin na kahit papano naman po nakikita nyo naman na we are just making money every time po na meron kaming schedule or meron kaming shooting. So bilang ako rin po yung isang mamamayan who feels that I do have my right in order to express also my real emotions in terms of kung ano po yung kalagayan namin, and that was the reason why I was able to express my sentiment. But that doesn't mean po that I was given a right para murahin po si Presidente, and also para at least magkaroon po ng kung ano po yung mga statements na bitawan ko. I inaamin ko naman po na iyon ay talagang sobrang pagkakamali ko po. And that was the reason why noong meron po akong nakita na mismong message o kaya mismong video po ng taga ibang bansa, yun po yung Angelina Sagilan, kaya nga po naantig yung puso ko because of the fact she was saying na sana huwag nyo na lang pagsalitaan ng masamang ating presidente because he is really doing his best, at tama nga po naman yun, at talagang I had admitted, wala pong doubts na inadmit ko po yun. So ang pag-aakala po ng iba, because by the time that I have made my statements, the main reason why I did that was just for one subject matter. And the subject matter was about doon nga sa pagbibigay ng goods o kaya'y ayuda. Yung pagbibigay po ng relief goods sa mga taong wala na pong makain plus yung ayuda po. Yun po ang subject matter. And unfortunately, because of the fact na dahil nga po sa manipulate na po ng media, manipulate na po ng mga vloggers, na ako lang po ay talagang nandoon para mag-create po ng chaos, katulad po yung sinabi po ni spokesperson na Roque, na chaos, and then of course, yan, spokesperson Harry Roque, yung sinabi mo po para mag-create po ng chaos, wala po akong intention na mag-create po ng chaos because I do not have the power, just like ex-senator Trillanes po, na pwedeng gumawa po ng isang pagtitipon-tipon o kaya go out there in order to wage war against the president or against the government. Wala po akong kapasidad. And the mere fact that ever since noong ako po ay talagang nag-sorry po for the first time noon in terms of kung ano rin po yung mga nakikita ko po, kasi because of course the mere fact that I was being manipulated by all those videos by the media and everything also regarding the president, that he wasn't really doing anything that I could see na talagang makakaantig po sa puso ko, until such time na nakita ko na po na meron naman pala pong nagagawa ang ating presidente na magaganda. And that was also the reason why right that moment I didn't have any second thought na para po siya ay suportahan ko. And the mere fact also that I have made my statements asking for an apology, so buong-buo po yung loob ko noon. And since then, as you can review all my posts on my YouTube channels, nandun po lahat yung mga YouTube channels ko po, at lahat po ay nandoon na pagsusuporta ko po sa president natin. Wala po akong lakas, I don't have the power para po sirain ang presidente, lalong-lalo na po kung alam ko na ang kanyang mga adhikain ay para po sa kanyang mga kababayan at para po sa aming mga Pilipino.
So, bilang anak, kaya nga po ako nakapagsalita, kaya nga po ako nakapagbigay po ng aking sentiments, is just the fact na talagang ako po that time ay talagang biglang nalumo, o kaya bigla po akong nagiging sad, bigla po akong nalungkot, the fact na alam po natin kung ano po yung crisis na hinaharap po natin. And then of course I was just giving out my sentiments at the time na sa isang katulad ko, kung sakali man po na hindi po mabigyan ng tulong ng gobyerno, and then of course kung ano po yung lumabas po sa puso ko, sa bibig ko, that was because of the fact na ang feeling ko at that time ay hindi po ako nabigyan ng patas na treatment in terms of yung pag-receive po ng ating support pagdating po sa financial at pagdating po sa mga kinakailangan, lalong-lalo na po sa mga panghabang buhay, o kaya habang-habang meron po tayong pandemic, ibig sabihin pang long term in terms of kung hanggang kailan po matatapos itong crisis na to. At handa naman po ako na kung sakali man po kinakailangan po na pumunta po ako sa harapan mismo ni Pangulo, handa po ako na humingi po at lumuhod po sa kanya, humingi po ako ng tawad ulit. Kung iyon po ang kinakailangan ko pong gawin, mas nanaisin ko po na pagbabayaran ko po kung ano po yung parusang ibibigay po nila sa akin. Kasi I am sure na ang batas is batas, and I am sure po na lahat yung mga tumutulig sa po sa Pangulong Duterte ay kailangan po mabigyan po ng parusa, mabigyan po ng disiplina. At kung isa po ako na kinakailangan pong mabigyan po ng disiplina at maparusahan, buong puso po ako na pupunta po ako mismo sa harapan ng ating presidente. Hihingi po ako sa kanya ng sorry. Luluhod po ako sa kanya bilang ama. Kasi from the start po, talagang I have already considered him as the greatest president ever. At pag nakita nyo po yung mga videos ko doon, ever since, buong support ako po sa kanya. Wala nga lang pong nakikinig. Wala nga lang pong bumabasa. At kung sino po yung mga nakabasa o sino po yung mga nakarinig, wala pong gustong magbigay po ng kahit papano, at least a little compliment, na kahit papano yung isang tao na minsan ay talagang nakapagsalita po na against sa kanya, pero at the end humingi po ng tawad sa kanya. Makikita nyo po lahat ang suporta ko sa kanya doon, at yun po ang pwede kong ipagmalaki. At dahil din po sa nakapagsalita po ako ulit ngayon, I am willing to face the consequences. Willing po akong magpakulong. Willing po akong lumuhod sa harapan ng ating presidente. At willing po akong sumuporta habang buhay hanggat siya po yung nakaupo dyan sa atin, para tayo ay maprotektahan, para po tayo ay mapaglingkuran, at higit sa lahat, para po tayo ay ipagtanggol. Maraming salamat po.